Panakanakang pag-ulan ang nararanasan sa lalawigan ng Sorsogon dahil sa Bagyong Henry. At para matiyak ang kaligtasan, pinagbabawalan ng maglayag ang ilang sasakyang pandagat sa Bulan at Matnog Port. May report si Dano Tingkungko. Dano. Na ito ay maulan, no? Mahinang pag-ambon naman ito, pero kanina nakaranas tayo ng konting paglakas ng ulan. Yung ulan dito sa Timog Bicol, nagsimula ito kagabi, aandap-andap ito. Minsan lumalakas, bandang alas 3 ng madaling araw, tumila, at bago maghating gabi rin, tumila bago muling nanumbalik. Iyan ay sa gitna ng sitwasyon dito sa Albay at sa Sorsogon na halos lahat wala pa rin kuryente. Sa Sorsogon naman, problema pa rin ang signal. Kahapon, dahil sa banta ng Bagyong Henry, kanselado ang mga biyahe sa Bulan Port papuntang Tikaw Island, Masbate at Samar. Ang Matnog Port naman, bukas pa rin sa mga roro kahapon, no, hanggang kahapon ng late afternoon, pero ipinagbawal ng pumalaot ang mga maliliit na bangka simula kahapon. Sa ibang bahagi naman ng Sorsogon, marami pa rin natumbang poste ng kuryente. Samantala rin, nilinaw naman ng Sorsogon PDRRMO na hindi sila nagpabaya sa pagresponde sa humigit kumulang 15,000 pamilyang naapektuhan ng Bagyong Glenda, partikular sa Sorsogon City at bayan ng Prieto Diaz. Posibleng hindi lang daw nakarating agad ang relief goods sa ilang mga pamilya dahil sa problema sa transportasyon. May susunod pa raw na batch ng relief, pero base na raw ito sa pangangailangan ng mga apektadong lugar. Ang susunod daw nilang pinaghahandaan ay itong posibleng epekto ng Bagyong Henry dito sa Timog Bicol. Nagpalabas na raw sila ng advisory sa mga taga-Sorsogon na mag-monitor at maghanda sakaling kailanganin daw ng paglikas. Rhea? Maraming salamat, Dano Tingkungko.